Do you want to know? Hi guys! Welcome to my channel. Guys, dinner tayo. Ako lang kakain kasi mamaya pa daw kakain si Tito Fufu. Magmukbang tayo ng mga leftovers. Si Tito Fufu is nanood siya something ng mga on YouTube. So yan guys, so kumakain ako nung pasta puttanesca na ginawa ko ng isang gabi. Tapos meron akong beef broccoli na binigay naman nung friend ko na nung tinuntahan namin kagabi for New Year's Eve. And meron din shrimp. Tahimik dito guys. Kagabi, may mga putukan pero sa labas. Dito sa buong subdivision, wala. Tahimik. Actually, dito lang yata pwede sa Big Island magpa-fireworks eh. Sa ibang states, hindi pwede eh. Pero nag-enjoy kami kagabi sa fireworks. Doon kasi kami nag-celebrate ng New Year's Eve sa bahay ng isang kaibigan namin. Filipina din yung babae, tapos American yung husband niya. They have 4 kids. Hindi pa daw gutom si Tito Fufu. 7:40 na. Mabilis ako kumain guys. Meron pang biko guys, may biko. May butter mochi. Yung butter mochi, para rin siyang malagkit din siya. Pero parang dito yata sa Hawaii yung originated. Tapos gumawa din ng puto si Raquel. So yun lahat, meron akong take home. Kasi nga, yung husband naman niya, hindi rin kumakain ng biko, hindi rin kumakain ng... So lahat, may barbecue pa, pero yung barbecue bukas na. Tapos, gumawa din siya ng Spanish bread at pandesal. Yung Spanish bread guys, na-miss ko yun. Yun ang kinain ko kanina almusal ng umaga. Itong pasta na kinakain ko, niluto ko ito ng isang gabi. Eh, si Tito Fufu, hindi masyado sa pasta. So parang ako lang kakain mag-isa. Pero guys, alam nyo, kapag medyo talaga nagbawas kayo ng rice, ng carbohydrates, ng rice, pasta, nakakatulong talaga siya. Pumayat talaga ako doon. Kaya lang, napapasarap ng kain dito eh. Kaya after the holidays, balik na naman kami sa no pasta, no rice, no carbs. Pero sa ngayon, ang dami ko. May pasta, may pancit pa. Dala namin kagabi. May mga tinapay pa. Ayan. Magtataka yan si Tito Fufu, sino kausap ko.
Kanina tinatanong ko siya kung hahainan ko na siya, kung iinitan ko na ng food. Hindi pa daw siya gutom. Ngayon, ngayon kakain na yan. Hi! We can see you on video. Are you talking to somebody? I'm talking on camera. I'm talking on camera. I'm taking, I'm filming myself eating mukbang. He doesn't know about mukbang. Yeah. Napunta sa kwarto. Hmm? You know where the pasta is? Mm-hmm. There's still barbecue, honey. And there's broccoli and beef here. Did you have shallot? No. I have broccoli and beef here. Okay, you want me to make you a salad? No. Thank you. No. Alam nyo guys, sinatawanan ako yan ito. Pag sinisip-sip ko yung ulo ng hipon. Ang sarap, diba? Pagod yan si Tito Pupu eh, kasi kanina nag-swimming siya ng about 2 hours. Did you swim like 2 hours, honey? Hmm? Did you swim like 2 hours? Swim? Uh-huh. Today? Yeah. Less than 1 hour. Okay. But then we went for a drive like 45 minutes, no? For a walk? Drive. A drive? Yeah. Yes, 45 minutes one way. Dito guys, pag sinabi mong 45 minutes, malayo na yun guys. Hindi siya Makati lang. Di ba guys, sa Pilipinas, sa Manila, yung 45 minutes, kaya pupunta ka lang ng from Buendia to Makati sa sobrang traffic. Dito guys, hindi. Malayo yun. And then, we took a nap. After we took a nap, he went naman for a walk. Hindi ako sumama kasi para napagod ako kahapon. Ang haba kasi ng nilakad ko kahapon. He's gonna make a salad. Mas conscious yan dito susuka. Hindi po siya galit. Puro kutsara kasi yun nandun sa lababo. Kaya nilagay na niya sa dishwasher. Busog na ako. Hindi ko na naubos yung broccoli. Usually guys, si Tito Fufu, madaldal talaga siya. Makwento, ganyan. Kaya lang, this time talaga siya, about 7 o'clock, pa ano, kumbaga parang nagre-relax na siya. Kaya, means hindi na kami masyadong, kumbaga, may kanya-kanya na kaming time for each other's self ba? Me time niya, me time ko, ganyan. Right, honey? I was telling them that usually, Tito Fufu is really like, you know, active, talkative, you talk a lot, you have a lot of stories. But around 7 o'clock, like around this time, like, you're already like relaxing, ready to sleep, done for the day. Right, honey? Yeah. Yeah. Here naman, we haven't really turned on the TV since we got here, no? We only tried to turn it on like twice or three times siguro. Pero, you know, parang wala namang mapapanood. So, yeah, he will just read. He will just sit by the couch. Tapos mag-read lang siya ng books.
While ako naman, maglilinis ng kitchen. Tapos yun, mag-edit-edit ng mga videos. Ganyan lang yung aming ginagawa. Busog na ako. Tanungin ko si Tito Fufu kung gusto niya kainin itong beef broccoli. Hindi ko naubos yung... Pero wala ng pasta. Olives na lang yan. At sun-dried tomatoes. May natirang beef broccoli. So I will give that to Tito Fufu if he wants. Akala ko guys, kaya ko pang kumain ng kahit maliit na slice ng biko. Hindi na pala. Parang puno na. Baka niyang makatulog sa sobrang busog. Okay guys, so I hope, ininggit ko ba kayo sa pagkain ko ng tira-tira, mga leftovers guys. Yeah, lahat ito is leftover. Yung pasta, niluto ko ng isang gabi. Yung buttered chicken and yung beef broccoli. Binigay yan sa akin kahapon, kagabi, ng kaibigan ko. So, leftover from the food na kinain namin for dinner. Yan. So, my take home. Alam mo naman, pag Pilipino, di ba, there's always take home. Ayan. So, Happy New Year again, guys! Sana nga talaga, guys, matapos na itong mga pinagdadaanan nating lahat. Lahat tayo apektado. But, yeah, we're looking forward for a new beginning, for a better year. A better 2021 na wala na tayong ibang worries. But you know guys, ang realization ko for 2020, no, kahit na maraming ayaw na talagang balikan, gusto ng kalimutan, and gusto na talagang matapos na, ganyan. Ang realization ko for 2020, itinuro sa atin ng 2020 yung to think kung ano talaga yung pinaka-importante, that family, togetherness, you know, that health is wealth. Kinulong tayo sa mga bahay natin to consider na to slow down, right? Kasi marami talaga sa atin, guys, ang buhay, fast pace, no? I remember nung nasa nagtatrabaho din ako sa Pilipinas, ang buhay ko, wala akong time sa bahay eh. Gigising ka, pasok sa work, maaga kang aalis kasi sa traffic, uuwi ka, late na, pagdating mo ng bahay, tulog na yung mga tao sa bahay. Kung gising man, may kanya-kanya lang. Wala kayong time talaga to be together. At tapos, may mga time na mga weekends ko, dati, gusto kong ipinapasyal ko yung mga pamangkin ko. Naging super busy na hindi na ako nagkaroon ng time na ipasyal sila. Tapos, pumunta na ako dito sa Amerika. Na parang December na nga lang, November, December, January na nga lang yung nilulook forward ko na makasama sila para makapamasyal kami, makapag-spend time ako sa kanila kahit pa paano. Ngayon, hindi ko nagawa. Pero, yeah. Yung tinuro ng 2020 sa akin ang pahalagahan ang mga tao, ang mga bagay na hindi natin talaga napagtutuunan ng pansin, di ba? Sa atin parang nandiyan yan, nandiyan lang yan, di ba? Minsan ganun eh, ang mga magulang natin, okay, pagtatawag ka, minsan pag busy ka hindi ka rin makatawag, di ba? Parang we don't really do much. Parang we don't really go out of our way para tawagan sila ng regular. Na parang, tapos malalaman mo, dami kong kaibigan na parang, not of COVID naman, pero marami akong mga kaibigan na nawala ng father, nawala ng mother, na hindi makauwi. Kumbaga bayan nga lang, pero hindi makauwi, or kailangan talaga ng masinsin ng pakiusapan sa local government para payagang makauwi. Mga ganyan ba? So, parang yun, yung time well spent with our loved ones. Parang, yun talaga for me, yun ang itinuro ng 2020.
I'm thankful na kami ni Tito Fufu, you know, hindi namin pinagdaanan yung talagang, kasi alam ko naman guys, marami din talaga yung nawala ng work. Ako nawalan din naman ako ng trabaho guys, kaya lang, di ba, hindi kagaya talaga ng yung mga nawala ng trabaho na hirap na, hindi na alam kung saan kukuhan yung kainin sa susunod na, yung mga ganyan. So, marami talaga, dumaan pa yung mga bagyo at mga baha-baha sa Pilipinas. Marami talagang pinagdaanan. So, parang yun, pinagpapasalamat ko yung lahat ng blessings. Pinagpapasalamat ko yung nakasama ko ng mas madalas sa bahay si Tito Fufu. Nagkaroon kami ng mas madalas na time na kami dalawa lang halos sa bahay. Nagkaroon kami ng time to do things together. Dati naman namin ginagawa, pero mas ngayon, ganyan. Pero yeah. For whatever it's worth, I'm thankful for all the lessons, the experiences na ibinigay ng 2020. And I can't help but be hopeful for the best for this 2021. Happy New Year, guys, and I hope you like watching this video. And if you do, please do not forget to click like and subscribe, and click the notification bell so that you will be notified for any newly uploaded videos. Bye, guys! Happy New Year! Tito Fufu is busy. Honey, can you say wave hi and Happy New Year? What, baby? Can you wave hi and Happy New Year to them? Yeah. Bye bye. Happy New Year. Bye. So far, so good. Yup. Bye. Spread love, guys. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect.